factory worker, author, at ngayon ganap na isang pastor. Paano nga ba niya sinimulan ang Diaspora International Christian Community sa South Korea? Narito ang pagkapatuloy ng kwento ni Ariel Bernardo. Taong 2008 nang mabuo ang Diaspora International Christian Community sa South Korea. Dating assistant dito si Pastor Ariel. Kami na nag-take over ng aking mahal na asawa year 2012. But we've been doing the ministry as associates, as assistant, assisting the church since 2008-9. Diaspora kasi, from the word dispersion, na-dispersed tayo mga Pilipino from our country going to other places. So Diaspora International Christian Ministries. Kasi we're also helping not just our fellow Filipinos, meron din mga nag-a-attend ng mga Americans and sometimes from Thailand. Ano pa, Pastor, yung mga plano nyo sa buhay? Ano pa yung mga future plans po nyo? So I want to train more leaders. My heart's desire is to become a missionary sending ang ating bansa ay pagpalain. So that's my desire to build, to train more leaders, to write more books, to enlighten people, and also to build a school in the Philippines later on by the grace of God. Lastly, Pastor, yes. Anong advice ang pwede mong ibigay sa ating mga televiewers, yes, sa mga Pinoy na gusto rin sumubok ng kanilang parang future dito sa South Korea, gusto magtrabaho rin? Tulad ng naisulat kong book, ano, Pabaon, kailangan meron silang the best pabaon. Ang the best pabaon na yon ay ang ating relasyon sa ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. O pwedeng ang laki ng kinikita mo bilang OFW, pero wala kang buhay. Sira ang iyong pamilya. So life is all about having good relationship with God and having precious and wonderful relationship with the people around you.